everyone, yung Mama Becha here, and welcome back to my channel. So if you're new to my channel, please consider subscribing and click the notification bell para updated ka sa aking mga bagong videos. I create video tutorials about online selling, personal development, and other interesting things. So join me as I share with you my experiences and my side hustles regardless of what stage you are in. So 2021 is the year of a reset dahil una we are still facing pandemic and a lot of you here are here today because you're interested sa online selling. So if you have been watching my videos this year, we started with videos like hard truths of becoming an online seller, yung mindset habits of becoming an online seller, how to open an online store, what to sell, and finding products to sell online. So in today's video, we are going to continue learning by making another video related to those topics. So ang pinakahihintay po ng lahat, and I know sa lahat ng mga nagko-comment sa ating videos, sa ating channel, sa YouTube or sa Facebook, no, ang topic po na ito, where and how to find suppliers. So Mama Bechay, saan ako makakahanap ng products na ibebenta online, lalong-lalo na nitong pandemic? Ayan, so sasagutin natin yan. We are going to learn today. If you're interested to know how, keep on watching. And please do not forget to thumbs up this video. Okay, so eto na nga, nakapag-decide ka na kung ano yung product na ibebenta mo online. So, ang problema natin ngayon is paano nga ba tayo makakahanap ng reliable supplier for that product. So, sa sinabi ko na sa aking previous videos, no, finding a supplier is probably the second most time-consuming part ng pag-online selling. Kasi ang paghahanap po ng supplier ay hindi rin madali. Okay, dahil from my experience, ang supplier po we have to treat them as one of our most important business partner, no? Kasi hindi po lalago yung negosyo natin kung wala yung mga supplier niyan. So you have to make sure that you choose the right one. And nitong pandemic where nasa community quarantine tayo almost lahat, and going to some places ay hindi allowed, of course it's really a challenge sa ating mga online sellers na makahanap ng suppliers. Pero sabi nga sa kanta, no, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ayan, okay? So, thumbs up yung video na to kung if you agree, ah. So, in today's video, I will be citing at least 3. And let's go to our number 1. Okay, our number 1 is Facebook Marketplace. Ayan, so sino po sa atin dito ang may alam kung nasaan ang Facebook Marketplace at ano nga ba ang Facebook Marketplace, right? So, Facebook, of course, alam naman natin na isa itong free platform and this is an application or an app where we can interact socially online. And not only that, of course, hindi lang tayo nakakapag-post ng ating mga story, ng ating timeline sa Facebook, but you can also sell, right? So kung gusto mong magbenta online ng walang mga charges, ayan, walang mga fees, then Facebook Marketplace is the best way to go. Alright? So aside from selling, of course, you can also find suppliers sa Facebook Marketplace. So for me, ito yung pinaka-convenient that you can get your resources from. So let's pay attention to the screen and let me show you how. Okay, and by the way, before I show you how, no, a gentle reminder lamang po na maging mapanuri po tayo sa ating mga suppliers dito sa Facebook Marketplace and haggle in your own terms para iwas din po tayo sa
scam. Okay, so I'll be sharing you my screen right now. And we are going to, of course, our Facebook account. And as you can see here, ayan, sa ating top page. By the way, I am using a desktop right now. So regardless kung gumagamit ka ng desktop or gumagamit ka ng mobile, you are or you will be seeing the same thing. Ayan. So, as you can see here, okay, sa top portion ng inyong screen, meron tayong 5 na icons, right? So, we have home, merong pages, that is if you manage a Facebook page. We have here Facebook Watch. Ang Facebook Watch, you can actually watch videos here. And then, itong pang-apat, Marketplace. And then, groups naman, itong pang-lima. Of course, we are going to Facebook Marketplace. Okay? So, click lang po natin yung Facebook Marketplace na yan. So, when we click on Facebook Marketplace, in here, you will see different or different products na nakapost sa Facebook Marketplace. So, itong mga nakapost na to, of course, mga tao din po yung nagpo-post na to. Ito yung mga seller sa Facebook Marketplace. Ayan. And, as you can see here, kung scroll down natin, marami siyang items. Meron siyang mga rack, merong sapatos, may upuan, may bags, may bike, right? May t-shirt. Ayan. So, the results may vary, no? Depende po yan sa inyong Facebook account and of course depende po sa mga sinesearch nyo online using the Facebook application. So let's pay attention to the left side of the Facebook Marketplace. Okay? So dito sa Facebook Marketplace sa left side niya may different categories yan. Okay? So para ma-filter out ay mas madaling hanapin kung ano yung mga products na gusto mong makita, gusto mong bilhin, right? Or kung gusto mong maghanap ng supplier sa Facebook Marketplace, then you can just jump into the category list. So, kung nakikita natin dito, I hope malinaw nakikita sa screen nyo. Ayan, meron tayong categories from vehicles, property rentals, apparel, classifieds, electronics, entertainment, family, free stuff, garden and outdoor, and so on. So, ang dami po ng category. And each category, may mga subcategories din po yan na ilalabas maya-maya po lamang. I'm going to show you how. So, let's say I decided to sell apparel, no? Bakit apparel? Dahil may data na po tayo dyan, no? Mapa-Lazada man yan, mapa-Shopee platform. Ang fashion po ay isa sa top 5 best-selling category po sa mga platform na available we have here in the Philippines. Okay, so of course we are going to go sa apparel. Okay, so when we click on apparel, ayan, so makikita mo, ayan o, shop by category, may subcategory siya. So under apparel, may baby clothing, may kids clothing, may shoes, may men's, may bags and luggage, jewelry and accessories, women's Halloween costumes, and so on. So, and then nagbigay ulit siya ng different type of products or items under the apparel category. Okay? So, I'm going to give attention dito sa band shirts na to. Bakit sa band shirts? Because I'm seeing that there is a trend going on dito sa mga band shirts. So, makikita mo yan sa mga artista, no? Especially sa Instagram na ito yung mga vintage type of band shirts na mga printed. Ayan. So, mabenta po yan lately. So, I'm going to select this cotton band shirts as an example. So, let's say I wanted to look for a supplier nitong cotton on band shirts. And as you can see here, nasa top na po siya dito na item dito sa Facebook Marketplace. So, I'm gonna click on that. So, when I click on that, meron siya naka-price dito, no? $150 daw each. Okay? So, to know kung supplier ba siya or nagbigay ba siya ng wholesale na price, no? Kasi ito, ang bentahan po nito online, nakikita ko, no? Ranges from $350 and up. So, yan po. So, depende siguro sa quality ng tela and also the type of prints that they have. But I'm seeing this as a trend in the past
few weeks, no? So, 150 yung nakalagay, but again, be reminded, hindi po yan yung actual. So, better para malaman nyo is to chat the seller himself. So, ito yung seller information. Okay, ayan, si Christopher Halili, I don't know him dahil itong tutorial natin na to eh, hindi naman to random lamang tong item na to, no? So, make sure that you chat si Christopher Halili and ask kung magkano yung wholesale price niya. Okay? And then, although may mga details naman dito na pinopost si seller, for example, actual picture daw siya, open for lineup, ayan, first to second week of April, originally made from Bangladesh, ayan, polyester, and so on. Okay? So, ayan. So, ang paghahanap ng supplier sa Facebook Marketplace, of course, you have to get in touch with the seller itself. Try to haggle, try to get all the details, the information that you have. Again, maging mapanuri po tayo. Hindi, ayoko kasi baka mamaya nyan, ay, napanood ko si Mama Betcha, ito yung tinuro sa akin, pero na-scam kayo ha. Ayan, so again, maging mapanuri po tayo, make sure na legit po silang mga suppliers. Okay, how to find kung legit suppliers? Of course, you have to check, meron ba silang Facebook page? May mga active ba yung Facebook page nila? May mga buyer rating ba sila dun? Diba? Itong seller na to, no, meron daw silang GC or group chat sa Facebook. Okay, so yan. Medyo, I think legit naman to si Christopher Halili. Ayan. Okay, so that's an example on how to find a supplier sa Facebook Marketplace. Okay? Kasi halo-halo po yung nasa Facebook Marketplace eh. Merong mga supplier, may seller, reseller, okay? May mga traders din. Okay? And there are also two ways in finding a supplier dito sa Facebook Marketplace. So, aside from selecting the categories available dito sa left side sa inyong page, you can also do a search. Okay, paano tayo magganap ng search? Of course, ito, no? Ayan. So, hahanapin nyo yung itong icon na yan. So, when you click on that, okay, ayan, all you need to do is type. Type nyo lang yung mga gusto nyong kailangan or mga gusto nyong hanapin sa Facebook Marketplace. So, in our tutorial today, no, ayan, itatype ko band t-shirts supplier. Ayan. So, type nyo lang yung keyword and then i-enter nyo. Okay, once you enter that, any keyword, of course, yung mga malapit sa keyword na tinype mo, ayan, excuse me, ayan, so, it will give you different results nung mga band t-shirt supplier. So, isa-isahin nyo lamang po yan. Try to check and see kung sino yung pinakamura, pinakamagandang deal magbigay, no? So, nasa inyo na po yan on how to find the best supplier that you can find dito sa Facebook Marketplace. Okay? So, ayan. So, we're down to number one. Let's move on to our number two in finding a supplier online, especially during this pandemic. Okay, so ang ating number two naman in finding suppliers for your online shop, lalayo pa ba tayo? Of course, hindi na, no? Kasi ang ating number two or yung second option para tayo makakuha ng supplier online is through the Shopee platform. Okay? So, Shopee platform. If you have noticed, there is an increased number of sellers coming from abroad sa Shopee platform. So, merong China, Korea, and Indonesia. And we all know that almost everything nowadays are made in China because of their cheap labor. Therefore, mas mura po yung mga products. So, finding a supplier in the Shopee platform is of course to our advantage. Dahil unang-una, hassle-free po yung shipping and of course, mas mura siya compared kung mag-import ka ng products directly sa China. Okay, so let's pay attention to this screen and let me show you how to find a supplier sa Shopee platform. Please take note that if you are someone who's looking to buy a bulk items, lalo na't malalaki mga items,
eh hindi po siya posible sa Shopee. Pero meron naman po tayong other way to do that, that is importing directly from China, which I will be discussing later on, okay? So sa Shopee, per experience, you can only buy kung makakabili ka man ng maramihan, per small items kayang-kaya po ni Shopee. Pero pag malalaki, I would suggest that you find an importer para makapag-ship ka ng products from China to the Philippines. So, let's pay attention to the screen. I will also be providing an example ng isang local seller no, na nagre-resell ng items na makikita at masosource mo lang din sa Shopee platform. Okay, so I will be sharing you a screen right now. Ayan, so magbubukas tayo ng Shopee. Okay, so once again, I am using a desktop. Okay, so if you are using a mobile, okay lang po yan. You can definitely do the same, replicate yung ginagawa ko kung paano tayo maghanap ng supplier dito sa Shopee platform. So for example, nitong pandemic, nagtumaas din po yung demand ng mga weight loss, no? Mga weight loss patches, mga pampapayat na mga gamot, and so on. Dahil everybody would want to have a good health, a lifestyle, tsaka we take care of our wellness, kumbaga. So, may mga items po na top seller po na related dun sa products na sinasabi natin. So, one example is yung weight patch. So, let me type. For example, if you're looking for a weight patch no, na gusto mong ibenta online, then you can just key in yung keyword na gusto mong hanapin sa Shopee platform. So, nung tinype po natin yung weight patch na keywords dito sa Shopee, ayan, meron siyang parang recommendation, no? So we have weight patch in health and personal dito, personal care dito. You can just click on this or simply enter yung keyword nyo. Okay? So when we enter the weight patch keyword, of course, there it will give you a lot of products na related doon sa keyword na nilagay mo sa Shopee website. So, makikita mo dito, no, merong may brand na Amanda. I hope na nakikita nyo as I hover my mouse dito sa ating screen. Meron tayo ditong sinasabi original, top mark Korea, Chinese medicine weight loss patch, may mini or mimi wonder patch, sleeping belly weight abdomen, and so on. So, scroll down nyo yan. Ang dami yan, no? Pipili ka lang. May mga detox tea pa dyan na nakalagay sa ating first page ng Shopee. Okay? There are actually a lot of ways. Depende na sa inyo kung saan kayo komportable. But most of the time kasi, pag kiniin mo yung keyword, kung ano yung hinahanap mo na products dito sa Shopee, yung pinaka relevance or yung may pinakamalapit dun sa keyword mo, yun yung ilalabas ng Shopee platform. Okay? Pero if you, for example, you wanted to check on yung pinakamababa sa weight patch, then iselect nyo lamang tong price and then low to high. Okay? Then meron din top sales, meron ding latest. So isa-isahin lang natin to for the sake ng ating tutorial today, no? Para lang at least, lalo na sa mga bago sa Shopee platform, matuto tayo ng kukonti kung paano nga ba ito. So, example, since relevance automatic, yan talaga yung lalabas sa search results mo. So, let's go to latest. So, latest, ibig sabihin, ito yung mga seller na nag-post ng mga items lately. And ilan nga ba yung kanilang, ayan. So, details natin kung ilan na benta nila, ano yung latest na mga items, no? So, ayan. And then, we also have top sales. So, click lang din natin tong top sales. So, sa top sales naman, of course, ano yung pinaka, anong weight patch ang pinakamadaming nabenta sa platform ni Shopee, right? And then, of course, for the price,
Then, just select low to high. Okay? So, isa-isahin natin yan. Okay. Ayan, so, let's focus dito, no, sa low to high. Kasi it will give you, dahil si, lahat naman tayo, of course, kung hahanap tayo ng supplier, of course, kung sino yung pinakamura, dun tayo, no? So, kung sino yung pinakamura, dun tayo. But at the same time, please take note, you also need to consider yung quality. Kung kumusta nga ba yung quality ng product na ito. Okay, to check on the quality, then pwede kayo mag-test buy. For example, test buy kayo ng isang item just to check kung paano nga ba yung quality niya. And kasi from there, magiging ano mo yan eh, batayan mo yan eh, sa pricing, ano mo siya i-market sa social media mo, and so on. Okay, so let's focus dito sa low to high tab. And since we are someone who's looking for a supplier, then you need to check dito sa mga lugar or mga address na nakalagay dito sa ibaba mismo nung posting or yung mga SKU listing. Okay? So, itong first row, nakikita nyo yung low to high, meron tayong Binondo, meron tayong Tondo, may Mandaluyong, may mainland China, and ayan, so meron tayong Binondo ulit. So, malamang itong mga taga Binondo na to, eh, ito yung may mga pwesto, no, sa Divisoria. Okay, and then meron tayo dito, mainland China, and of course, saan pa ba tayo maghahanap kung hindi sa mainland China, dahil most of the time, yun po ang pinakamura. Okay, so napaka-perfect ng example natin tong weight patch na to, no? Kasi you know why? Kasi dito pa lang mismo sa first page nung finilter natin from low to high, makikita na natin kung saan may pinaka-murang supplier. Okay, of course, doon tayo sa mainland China. So itong pang-apat nakita nyo, 30 pieces Chinese medicine weight loss patch navel stick. Okay, so i-click natin to. Okay. Ayan. So nakikita nyo ha, so mainland China siya. Andyan yung details sa ibaba. Okay, so please take note dyan sa details. Okay, and kung makikita nyo dito, for 10 pieces, 52 pesos na siya. Tapos pag bibili ka ng 30 pieces, 106 pesos siya. Okay, so if we are going to do the math, no? So kung bibili ka ng 10, example, sa 52 pieces, edi 52 divided by 10, edi papatak lang siya na 5 pesos and 20 cents. Pero plus shipping pa 'yan. So let's say ipeg lang natin kasi mura lang naman ang shipping ng Shopee kapag galing mainland China through Standard Express. So, i-peg natin na siguro 6 pesos or 7 pesos sa ganyan, no? Kung bibili ka naman ng 30 pieces, of course, divide mo 106 siya divided by 30, then papatak lang siya na 3 pesos and 50 cents ang isa, excluding yung shipping fee. So, syempre, mas marami, mas mura talaga. Okay? So, tandaan natin ha, kasi since ito yung example sa ating tutorial. So, let's say, I'm gonna buy the 30 pieces, so 106. So, magkano ulit siya? 3 pesos and 50 cent ang isa. Okay, now, balikan natin yung first page ng low to high na kung saan kiniin natin yung weight patch. Okay, so, ang ginagawa po ng ibang seller is nire-resell po nila ito. Okay? So, yan yung sinasabi ko po sa inyo nung depende po sa inyo kung how you market your products or how you market your brand. Kahit pa nakikita mo or kahit pa yung kakompetensya mo sa isang platform, eh si supplier or si manufacturer, kung manufacturer man yung taga mainland China na yan, eh, there is still an opportunity for you to sell. Kahit pa ang iyong kakompetensya ay si supplier mismo. Okay, so, ayun. Now, puntahan natin.
So, ito yung mainland China, no? Napuntahan naman natin yung isang example na sinasabi ko kanina lang about a seller, no? Mga ka-seller natin, no? Sa platform ng Shopee na kung saan nire-resell lang din nila yung same items na nakukuha kay supplier. So, for example, dito kay mainland China, no? Example natin yung, teka, itong screen na to. Ayan, so 106, 30 pieces, no? And then, kapag 30 pieces naman, 52, no? So, meron tayo dito. So, ito sa isa sa mga technique. Malupitang technique ba? Okay, so pupuntahan natin yung latest nito. Okay? So, kung titingnan natin yung latest, ayan, no? So, kung nakikita nyo, ito, merong seller na taga Rodriguez Rizal. Okay? And nakikita nyo, meron siyang reviews na 312 sold. No? So, 312, imagine ninyo. And this seller, hindi na natin to i-click, pero kasi magtatagal tayo from one window to another. So, itong seller ni taga Rodriguez Rizal, nire-resell lang po niya yung same item kanina na 10 pieces and he or she is selling it for 97 pesos. Okay? So, nakita nyo yung kung paano pinag-isipan ni seller na kumuha ng ganitong items and resell it sa same platform kahit meron ng mga supplier na makikita dito sa Shopee platform. Okay? So, I'm not saying that this seller is getting this item dun sa taga mainland China, no, na pinakita natin. So, balikan lang ulit natin, no? Pero there's really a huge possibility na ganun na nga yung ginagawa ni seller. And from my experience, marami pong mga sellers na ganun yung ginagawa, no? Kasi unang-una, rather than buying items in bulk, again, sinabi ko kanina, mas hassle free yung sa Shopee, no, kaysa yung mag-import ka ng bulk or ng volume na items from China directly papuntang Philippines. Okay? And then nasa sa inyo na yan, a quick tip is make sure that you read all the reviews kung okay ba yung quality, kasi of course mas mura yung items. Alam naman po natin, lalo na kapag made in China, so you have to ensure na yung quality ay okay naman po. And then there's also a special mention dito actually sa number one result natin. No? Meron ditong taga Binondo din. Taga Binondo na nagbebenta ng slimming patch of the same item dun kay mainland China na 24 pesos lang. And nakita nyo dun sa isa nating seller sa latest na taga Rodriguez Rizal na 97 pesos niya binibenta. And yet, nakabenta siya ng 312. And please take note na yung 312 niyan, yan lamang po yung mga nag-review, nag-leave ng rating or ng review kay seller. So, malamang mas marami pa pong naiibenta si seller dyan kay Rodriguez Rizal. And other sellers as well are selling the same item, although ayan, no, ito si Paranaque, binibenta niya ng 275 pesos sa 10 pieces na slimming patch na kiniin natin as our example product for this tutorial. Okay, so you can also again tiyagaan lamang po, spend some time, isang oras, depende sa inyo yan. Make a list sa notebook nyo, o kung hindi kayo masulat na tao, ako kasi masulat po inyong mama betchay, no? So make a list, ano nga ba yung pwedeng mga ideas ko, na product ideas ko na ibebenta online. So i-search nyo lamang po sa Shopee platform and do the same sa ginawa natin today. And I hope that this tutorial will guide you on how to find a supplier na makikita lang natin dito sa Shopee. Okay, so let us move to our last step in finding ways, or actually hindi siya step eh, but way how to find suppliers for your online shop during this pandemic. Of course, ang pagbili ng
products directly po from China using the Alibaba or AliExpress platform. Okay, so marami ba tayong natutunan sa ating session today? Kung marami naman po at nagkaroon po kayo ng idea kung paano maghanap ng mga suppliers online, please don't forget to thumbs up this video so I can give you more content like this one. Okay, so Alibaba and AliExpress. So do not be confused by these two po dahil iisang parent company lamang po ang dalawang ito. So under lang po sila ni Alibaba Group, and of course alam naman po natin this is owned by Jack Ma. So ano yung difference nitong dalawang platform na to? So Alibaba po is a B2B platform o yung tinatawag nating business to business. So in short, they cater to wholesalers. And samantalang yung AliExpress po is B2C yung kanilang business model. Okay, o pag sinasabi nating B2C, ito ay tinatawag nating business to consumers, or in short yung retail, no? So dahil we are online sellers and we are after of kita or profit, of course dun tayo kay Alibaba, no? So please take note though that buying products in Alibaba ay nagre-require po ng malaking puhunan. A minimum po at least sa isang SKU lang, no? Depende din yan sa products, at least 100,000 from my experience. Dahil una, ang Alibaba sellers po requires MOQ. Ayan, so for sure, halos lahat sa atin na alam po kung ano yung MOQ. Pero sa hindi pa po nakakaalam, ang MOQ po ay minimum order quantity. And per experience, most of the sellers po sa Alibaba would require you to buy at least 100 pieces per SKU, ha? Meaning per product. Yan po yung MOQ nila. So anyway, I'm going to show you the Alibaba website. Sa tutorial natin na to, this is just like a sneak peek. So you will have an idea how it looks like o kung paano, paano nga ba ang itsura ng Alibaba. Because I want to remind everybody na ang pag-import po ng products from Alibaba, shipping it to your destination wherever you are in the Philippines, takes a lot of research para maging successful ka sa iyong unang import. Okay, so do not jump into buying products kagad dahil napanood nyo to. Si Mama Bechay sabi, bili ako sa Alibaba dahil mas mura doon. Okay, kasi baka mamaya masisi nyo naman po ako. Okay, so do not jump in. So let me remind you, do not jump into buying products kaagad without knowing the processes. And a research also is involved kung paano mag-import ng products from China through the Alibaba platform. Okay, so mahaba-habang usapan po ang importation, no, dito sa Alibaba. So we are going to do a separate video on this, and probably we can invite someone who can help us out, who can give us more idea how to do importation. So abangan nyo yan. Marami pong niluluto si Mama Bechay para sa inyo. So there. So let me show you my screen. Let me share it to you. We are not gonna talk about the AliExpress, but I'll be talking more about Alibaba. Okay. That is because ang Alibaba po ay, again, it's a B2B, business to business. So kung if you're planning to do bulk, may mga volume of products na import, para sa shop nyo, Alibaba really is the best way to go. So, kahit yung mga Amazon sellers are also doing that, kay Alibaba din kumukuha na supply. So, as you can see on our screen, I hope malinaw, but this is what the Alibaba.com or Alibaba website looks like. And once again, I'm using a desktop for this tutorial. And I have signed up to this. As you can see, marami tayong mga messages from supplier. Ayan. And so, maikwento ko lang din, no, kung nakasubaybay kayo sa akin channel. Yung first import ko was really not
a success, no? Sinaikwento ko doon na napakalaking tax ng aking inabot, to the point na dahil po sa tax na iyon, parang nag-break even lamang po yung inyong mama bechay. Actually, lugi pa eh. Lugi pa yung first import natin. And kasalanan ko naman po yun, no, mga ka-sellers, mga nanonood sa atin today. Again, it was an experience, no, na nakapag-import tayo dahil una, wala akong knowledge that time, hindi ako nag-research, and alam niyo po yung bara-bara lang kasi gustong-gusto ko na talaga magbenta online. So I don't want you to have that kind of attitude towards online selling. Again, sa sinabi ko kanina, paulit-ulit ko itong sasabihin sa inyo, it takes a lot of research to have a successful import ng inyong item sa Alibaba platform. Okay, so this is what it looks like. Kung nakikita nyo, so parang Lazada website lang din, right? But the difference here is meron pong mga tatlong klase to na mga seller. So merong manufacturer, may trader, meron ding reseller lang. So as you can see, kasi baka mamaya niyan kukuha kayo ng item, hindi nyo alam na reseller lang din pala, na mas makakahanap ka pa pala ng mas mura, and if you can go directly sa manufacturer. Okay? So, just a sneak peek, this is what the Alibaba looks like. Meron tayong dito sa left side, meron tayong categories din. Depende po yan sa item na gusto nyong ibenta. Okay? So, a quick tip as well, kapag gusto nyong product na mag-import using this Alibaba, please check din ang BOC. Pumunta po tayo sa kanilang website or Bureau of Customs kung pa-import-import ba yung mga item mo. Baka mamaya niyan, hindi pala siya allowed i-import dito sa Pilipinas, wala na. Nasunog na po yung pera nyo, no? Napunta na sa hangin. Okay, so sayang naman. So, ayan. Ayan ha. So, number one yan na gagawin nyo kung yung product na nasa to-do list nyo, no, na ibebenta online, pwede bang i-import from China to the Philippines. Okay, so ang dami ko nang sinabi. So as I told you, mahaba-habang usapan po yan kapag Alibaba na, kung paano mag-import, paano mag-select ng manufacturer, ano yung trade assurance, anong kaibahan ng gold supplier, o meron pa pong mga information na mga ganon. So, antabayanan nyo po yan. We will have a separate discussion about that. So, ayun po. So, example, di ba, mga lalong-lalo na sa Lazada platform nitong pandemic. So, I think ang gagawin nating example is yung related sa mga plantito and plantitas natin, no? So, example, I'm looking for, isa po yan sa mga top sellers natin, ha, nitong pandemic. Ang dami po nagbebenta ng mga something related sa pagtatanim, right? Mga pots, right? So, may mga, meron ding mga artificial flowers, mga plants, mga home decors, ayan, mga decorative accents, no? So, for example, I wanna look for pots. Pots per plants. So, same process. Ang gagawin nyo is to search yung pots. I-key-in nyo lamang po siya. Again, this will not be a full tutorial, but I'm just gonna show you para magkaroon kayo ng idea. If you have your time, mag-search kayo sa Alibaba on products that you would want to import. So, for example, pots for plants. Okay, and then i-search nyo lamang yan. Okay? Ayan siya. So, kung nakikita nyo, kini-in niya yung search result, ang daming-daming klase ng pots for plants. Meron tayong wax canvas, may mga plastic, ayan, may mga Nordic style, ayan. So, member ba kayo ng Homebodies? Pinlagang Homebodies, ayan. So,
As you can see there, may mga decorative accent. Meron tayong mga nursery paper pots if you are into mga biodegradable, no? Ayan, and so on. So, ang dami-dami pong option na makikita dito sa Alibaba. And then, nandito po yung price. For example, itong number one lang, no? Itong wholesale, cheap, large, flower pots, greenhouse, beauty pots for plant, and so on. Ang sabi dito, ang price niya po is 1 pesos and 45 cents to 43.25 a piece. Okay, so meron silang minimum order na ilan to? 10,000 pieces. Right? So imagine nyo yan, 10,000 pieces. Itong pricing na to, by the way, this is not the actual pricing. Most of the pricing being posted here, depende na po yan sa negotiation skills mo kay supplier kung magkano ang bibigay niya na good deal or presyo sa iyo. Okay? Then, if depende na rin sa negotiation skills mo, kung papayag ba si supplier na babaan itong minimum order niya, no? Or yung MOQ niya. Kasi imagine, sige, let's say nga, ang minimum order quantity niya is 10,000, no? So, 10,000. So, ipeg lang natin sa 1 pesos and 45 cents each. Okay, that's 14,500. Okay? So, again, there's a lot of things involved sa pag-import ng items sa Alibaba. And mabanggit ko lamang din po itong mga trade assurance na sinabi ko, itong gold supplier, ano nga ba yung mga things na titingnan natin, kung legit nga ba or okay ba magpa-import dito kay supplier na to. For example, mabanggit ko na lang si Qingtao, Oboya, Salome Packaging Corporation Limited. Ayan, kung okay ba siya. Okay? Kasi may tenureship din siya. Kung ilang year na siya sa operations sa Alibaba. So, 1 year pa lang. So, meron din tayo mga tips about that. If okay ba magpa-import sa isang supplier na 1 year. And ano ba to? Manufacturer ba siya? Trader ba siya? Or reseller lang? Okay? Ayan. So, this is the end of our tutorial. Just another siguro pa bonus na lang din. Kasi for those three, again, i-summarize lang natin how to find suppliers. Number one, Facebook Marketplace. Number two, Shopee. And number three is si kay Alibaba. And then kung mabanggit ko lang kay AliExpress, pwede naman po din kay AliExpress. The only difference kay AliExpress is mas mahal po si AliExpress. But the good side naman kay AliExpress, lalong-lalo na kung yung budget natin ay hindi naman gaano kalaki sa puhunan, ang minimum order quantity kay AliExpress, of course, is mas mababa compared kay Alibaba. Okay, so those three are three ways that you can do in finding suppliers online, lalong-lalo na nitong pandemic. Pero kung walang pandemic, of course, ang number one go-to place natin, no, sa ating supply is, of course, ang Divisoria. Okay, so banggitin ko na lang din. Alam nyo naman po kung nakasubaybay kayo sa akin channel na inyong Mama Betchay po, unang nagbenta online na ang supplier ko po ay sa Divisoria. Okay, kung ikaw ay starter sa online selling, Divisoria po is the best place that you can start looking for a supplier dahil most of the stalls na meron sa Divisoria offers wholesale prices. So, hindi ka naman problema na mag-import ng product. So, pupunta ka lang kay Divisoria. Then, of course, on hand na yung mga item mo for inventory. Kung saan sa Divisoria makakakuha ng suppliers? Marami. Again, ako nung una, nung naghanap ako ng suppliers sa Divisoria, hindi ako bumili kaagad ng products na ibebenta. Although, I already have a product in mind, nag-ikot-ikot pa po muna ako sa Divisoria. Kasi please take note na ang Divisoria ay halo-halo din po. Merong mga wholesaler, yung mga nagdi-direct import sa China, pero din nagre-resell yan. So, kailangan matyaga ka din po na
umikot sa divisorya. So meron sa Tutuban, sa 168, sa 1188, and of course, ang pinakamura sa lahat from my experience, ang Divisoria Mall. So kailangan lang talagang tiyagain ang Divisoria Mall. Ayan. So actually mas okay na nga mag-Divisoria ngayon, lalo na sa Divisoria Mall. Kasi kung nung una naabutan nyo po yung Divisoria Mall, na hindi, kasi nasunog po yan eh. Ang itsura po ng Divisoria Mall today, hindi po yan ganyan. Kung ganitong ang Divisoria Mall today, napakasarap na po mamili dyan. Kasi una, maluwag, aircon, maayos na po yung building. Dati po, grabe, ang sikip-sikip. Halos isang tao lang ang pagitan, nagkakadikit-dikit na kayo sa sikip. Ganun po ang Divisoria Mall dati, nung hindi pa siya nasusunog. Okay? So, ayan, napakwento na iyong Mama Betchay. Pero again, thank you so much for watching this video. Again, please don't forget to subscribe and thumbs up this video if you want more of this. And I'll see you in my next tutorial. Bye!